Hi, our topic for today is cheating the process. More than 8 years ago, gusto ko mag-drive kaagad. But the problem is, 16 pa ako and para kumuha ka ng license is kailangan 18 years old ka. So ang ginawa namin is, I cheated my birth date sa license ko, which is very bad. And then, nagkaroon ako ng license at the age of 16. So, for many years, nagdadrive ako. And recently, nagkaroon ako ng problem kasi conflict yung birth date ko sa license doon sa iba kong valid ID. So, hindi ko siya pwedeng gamitin as a valid ID, yung license ko. And then, nag-inquire ako sa LTO. Ang fine doon is 5,000 pesos tapos 2 months kang hindi makakadrive. Which is, yun yung price na kailangan kong bayaran dahil I cheated the process. Hindi ko hinihintay na mag-18 ako para kumuha ng license and kaya ngayon may mga conflict. So, bakit ko yung kumento? Kasi gusto ko siya i-relate sa networking business natin. Some downlines try to cheat the process. How? For example, your upline tells you na panoorin mo tong training video na to. Meron akong kwento dyan. Yung kapatid ko, meron siyang downline. And then sabi niya sa downline niya, panoorin mo tong training video na to. Maganda to. Marami kang matututunan. So, sinabi ng downline na, upline, napanood ko na. Ang ganda, ang dami ko natutunan. Tapos sabi ng kapatid ko, talaga? Sige, ano yung mga natutunan mo? Sabi ng downline niya na, ang dami, basta ang dami, kailangan ko ba bang isulat? Sabi ng kapatid ko, oh, kahit yung top 5 lang, ano? Tapos sabi ng downline niya, basta nakalimutan ko na. So, alam na natin na hindi niya talaga pinanood yung video. So, if you cheat the process, pag sinabi ng upline mo, napanoorin mo tong video, mag-attend ka ng training, gawin mo tong assignment na to, tapos hindi mo ginawa, you're only cheating yourself. Maraming mga tao, they try to cheat the process by bribing others to join them. For example, ang sasabihin nila, mag-invest ka lang, ako na bahala sa'yo. Hindi mo kailangan magtrabaho, basta ako na bahala. Alam mo naman natin, nasa networking, kailangan mo ito trabahuhin. Hindi ka pwede mag-invest lang, tapos maghanap ka ng mga tao na mag-invest ka lang rin para sa kanila. Kasi paano nila tatrabahuin kung ikaw mismo hindi mo alam ang negosyo mo? Marami rin, ini-invite mo sa training, ini-invite mo sa centering, ini-invite mo pumunta sa office, and lagi silang nagpapalusot na busy ako, nag-overtime ako, mulan, mainit, lahat na lang ng palusot nila, sinabi na nila. They try to avoid the normal process, which is to go through pain. Kasi pag ini-invite sila ng upline nila na, oh, sige tara, mag-flyering tayo, or mag-approach tayo ng mga tao para masanay tayo na ma-reject and di na tayo matakot. And lagi silang maraming alibi kasi ayaw nila dumaan sa normal process. Naghanap sila ng way para ma-cheat yung process, which is hindi talaga yung nangyari. Dahil para maging successful, kailangan dumaan ka talaga sa maraming failures. And yun kasi talaga yung normal process. Kahit mag-interview kayo ng mga top earners sa ibang company, ang ikuwento nila, marami silang failures, marami silang rejections na napagdaanan bago sila naging successful. And you can never cheat the process. So, isa pang sample sa cheating the process. For example, nagluluto ka. Tapos sabi dun sa cookbook na, eto, i-boil mo to for 5 hours. Kasi i-slow cook mo yung food. And then ikaw, nagmamadali ka, tinaasa mo yung temperature, ginawa mong 2.5 hours lang, di ba? Kasi gusto mo mabilis ka makakain. And ang problem dun is pangit yung labas ng food kasi minamadali mo siya. So, ganun lang rin sa business. Pag minamadali mo yung success mo, is most probably magpa-fail ka kasi hindi mo pwedeng madali ng success mo. Lahat tayo, mayroong normal process na kailangan pagdaanan and kailangan makinig ka sa upline mo kasi yung upline mo will serve as your guide, as your coach, and as your mentor para maging successful ka sa business. So, once again, this is Jester,
And this is a reminder na don't ever cheat the process. So tingnan niyo ako, 2 months ako hindi makapag-drive. Yung Kuya? May permit na po ito, sir? Ay, wala. Project lang, kuya. Sanay lang. 5 minutes. Sir, kailangan naman yung permit. Sanay lang. Patapos na ako. Oh, kuya. Kay Lobat na siya. Patapos na talaga ako. Tapos alis na kami. Okay. Sige, kuya. Na law of gravity is applicable sa mga tao dati. Applicable pa rin ngayon. Number 4 is everlasting. So, kahit hindi man tayo aware sa mga laws, is nagte-take effect ito. For example, yung law of gravity. Before pa ito ma-discover ni Isaac Newton, is meron ng law of gravity. Pero yun nga, yung nahulog yung mansanas, doon niya na pag-aral.